Simulan natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo ng Paskwa, ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang Kwaresma ay sinisimulan sa pamamagitan ng pagpapahid ng abo sa noo bilang tanda ng pagdadalamhati o pagsisisi sa mga nagawa natin kasalanan. Subalit ang tandang ito ng pagsisisi ay dapat patunayan ng tapat na pagbabagong loob. Umaasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos, sabagat hindi natin ito magagawa sa sarili nating kakayahan lamang. Wala ko tayong pag-isisi. Yung pinakapag-isisi natin ay sa panahon ng pagpapahid ng abo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo masimulan namin ngayon ang sabanal na paikinabang pag-ubusang pag-itigis at naduduman ang pag-ipagtunggalian bilang mga kapalig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa paumuhay sa Espiritu. Maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawa lang. Manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan
ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tuon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Tuon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karungan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansan ko ay inikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang kagawa ko'y di mo nagustuhan. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papakariin. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanig sa inyo. Sa pamamagitan ko, makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kaming makakatulong sa gawain ng Diyos, ipinamamalik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataon ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong parang yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong ganting palabuhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakainay ito. Katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung maglilimos ka, huwag mo nang ipalam ito kahit sa iyong pinakamagaling na kaibigan upang palihin mo ang iyong paglilimos at gagantiin ka ng inyong amang nakakita ng kabutihan ginagawa mo ng lihim. At kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panalumang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nanalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saan ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayos. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayos, mag-ayos ka ng buhok at mag-ilamos upang huwag mapansin ang mga tao na nag-aayos ka. Ang iba pang hindi mo nakita ang siya lamang nakakaalam nito. Siya nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inukuri ka namin, Panginoon Jesus Christ. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo. Happy Valentine's Day po sa inyo lahat. Ngayon po ay Miyerkules na ako. Ang hudyat na Kwaresma, yung 40 araw na paghahanda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus Kristo. At may tatlong puntos po natin na naisabigyan ng pagnilay para sa araw na ito sa panahon ng pag-aayuno. Una, ay yung tatlong haligi
ng panahon ng Kwaresma. Na unsa kay huwag natin kalimutan ang tuntuntong ito. Ang kawang-kawa, panalangin at pag-aayuno. So, bahagi yun ang unsa ay makita po natin na nawa ay mabigyan natin ng pagkakataon na ito ay may isang kagamparan. Kawang-kawa, pagtulong sa kapwa. It could be in kinds or in cash. Kumisa po mas may yung in cash. Sorry, in kind. Para ba? Pero of course, kung talagang yun ang kailangan na maitulong natin sa ating kapwa, kasi in commission ngayon, yung kaisipan natin ay kapag tumulong tayo ng cash, hindi talaga napupunta doon sa talagang kailangan niya. Meron tayong kaisipan na baka kung ano lang ang binibito. Pero isang bahagi mo na kung saan ay tumulong tayo sa abot ng ating makakayanan. So yung pinaka-referensya ni Alin, yung kayo, kung ano yung inyong makakayanan. So hindi po yung kung anong sasabihin ng iba. Kinakailangan ay maging maliwanag na ito ay tulong na nanggaling sa inyo. Hindi kayo napipilitan. Bahagi yun ang usan ay mabigyan natin ng pagpapalakang pwede po sa pamagitan ng suporta sa panahon. Maaari mo sa serbisyo o maaari sa ating kakayanan sa pinansyal na kalungayuan ay pwede rin tayong tumulong o sa katapat nito na kanyang pangangailangan. So bahagi yun na kung saan ay magbigay tayo ng pagkakataon na makatulong tayo sa ating mga kapwa na higit na nangailangan. At sabi nga po, ang aming palaging pangyayarin, yung ating palaging pagtugon sa mga may sakit, yun yung binibigyan natin ng pansin. Ipagdasal natin ang mga may sakit. Mag-offer kayo ng sakripisyo para sa mga may sakit. Kung may medyo tulong kayo sa larangan ng gamot, ay mabigyan natin yung mga may sakit. Pangalawa, yung pananalangin, well, bahagi yun ang tayong patuloy na inaniyahan ng Diyos, no? Na palagi magdasal, lalong-lalo po pag-araw mo ni God bless ng Panginoon, no? Pero, patuloy pa rin natin bigyan ng pansin sa pang-araw-araw natin pagkilos, yung personal prayer natin. Pero sana hindi nawawala lalo yung ano, yung panahon natin pagsimba pag-araw ng Linggo. Pati nagsisipa na ako ng Biyernes sa kay Lolo Wing. Good! Pero hindi dapat nawawala yung para sa araw ng Linggo. Hindi dapat yun nawawala. Dapat nadadagdagan yung araw ng Biyernes ay dagdag para doon sa misa natin para sa araw ng Linggo. Yung araw ng Biyernes ay hindi kapalit sa misa natin para sa araw ng Linggo. Kasi kung sabihin niya, Father, yung mga kapatid natin na nasa Middle East, ang kanilang misa doon ay araw ng Biyernes, of course, kasi yun ang halimbi sa kapila eh. At yung misa na ginagawa nila sa araw ng Biyernes, yun rin, yung misa para sa araw ng Linggo. So, kaya po, sana huwag namin kalimutan yung mga devotion natin
Halimbawa o sa perpetual at pag-araw ng Miyerkules o sa Nazareno sa araw ng Biyernes, hindi po yung kapalit ng misa para sa araw ng Linggo. Pangatlo ay ang pag-aayuno. Napakahalaga yung pag-aayuno. So tayo po, ngayong araw na ito ay araw ng pag-aayuno at abstinensya. Sana po maging bahagi ng ating pag-aayuno. So alam nyo yung ating pag-aayuno. Napakalak kasi yung ayuno natin ni Alin. Dalawang araw lang. Ano yung ayuno? Ay yung hindi pagkain ng busog. Kung tutusin, hindi pa ngayon total na pag-aayuno. Hindi lang pagkain ng busog, hindi katulad ng iba nating mga kapatid na kapag ikaw sinabi mong ayuno, hindi talaga sila kakain. Paglubog lang ng araw sila kakain. Tayo pwede tayong kumain. Pero, hindi busog na pagkain. Yung dalawang pagkain na hindi busog, sana hindi tayo nagmerienda. So para mabawasan, maramdaman talaga namin yung gutom sa araw na ito. Makita po natin. Pero hindi yung gutom sapagkat nakalimutan lang natin. Ito yun rin. Kusang pagtitiis. Nandun yung kusang pagtitiis. Na kaya ka nagutom kasi ang kinain mo lamang ay one full meal. Isang busog na pagkain, mamimili ka. Umagahan, tanghalian, o hapunan. Yung dalawa ay hindi busog. So kung kayo ay hindi pa kayo kumain ng busog ng umaga at saka tanghalian, hindi mamaya. So, dalawang beses lang kung tayo nag-aayuno. Yung hinihingi ng requirements sa batas. Ano yun? Kapag panahon ng Miyerkules ng Apo at Biyernes Santo lang. Yun ang requirements. Mula ano? Ang edad, 18 years old hanggang 60 years old. Yung pong mga kapatid natin na seniors ay hindi na required. Sabi rin, paano rin gusto kong mag-ayuno? Okay, pero hindi ka na required na mag-ayuno. Pwede hindi ka mag-ayuno kasi 60 plus ka na. 60 and 60 plus ay pwede hindi na mag-ayuno. So ganun din po yung 18 and below. Sorry, 17 and below. So, yun ang isang pag-aayuno. Abstinensya. Ano yung abstinensya? Abstinensya ay hindi pagkain ng karne. Sino hindi dapat kumain ng karne? Mula 14 na taon hanggang mamatay. So walang exemption. Walang age limit ito. 14 na taon hanggang mamatay. So, kutusin po at talagang requirements ng batas ay alin ay sa akin ay kapag Miyerkules ng Apo at Biyernes ng panahon ng Kwaresma. Kung dulusin po, napakaliit na po kasi ilan lang ang Biyernes ang panahon ng Kwaresma. Maximum 5 plus 6 as Wednesday, 6 lang. So sana po, maraman po yung mga Katoliko sa buong sa Universal Church, sa ibang bansa, ang tungkulin niya rin every Friday kung may nakakausap kayo halimbawa sa Facebook na hindi Pilipina, na hindi taga-Pilipinas, sabihin na ito, masabihin sa inyo yan o, every Friday, no?
ay dapat ay hindi kakain ng meat. Oh, sa universe of church, kailang mayroon tayong special eating na ibinigay ng Papa. Exempted tayo. Except sa panahon na Kwaresma. Kasi bakit? Kasi nung ibinigay yung panahon na yon ay hindi pa uso nung kasing refrigerator. So, madilid masira. Pero hindi naman po pinupull out yung degree na ibinigay noon ng Vatican sa atin. So ito po, magawa po natin. Kawa-kawa. Panalangin at pag-aayuma. Yan po yung unang puntos, yung tatlong haligi ng Kwaresma. Pangalawang puntos ay huwag maging pakitang tao lamang. Yung sinasabi na huwag pakitang tao lamang. Anong ibig sabihin nito? Huwag mo lamang gagawin ito dahil lamang mayroong nakakita. Huwag mo lang gagawin ito kasi gawa na nabibilid ang kalamang. Huwag mo gagawin ito kasi mayroong sumisita lamang sa iyo. Dapat na rin maging bahagi na ng sistema mo. Bilang mga Katoliko, Kristiyano, dapat sabi ka rito, ito'y SOP, Standard Operating Procedure, na maging bahagi ng ating kalinangan, maging bahagi na ng ating pagkilos. Sa lingwahe ng mga millennials, lifestyle, ito yung uri dapat na makuha natin pamumuhay bilang mga nanampalatayang Kristiyanong Katoliko. So bahagi yun ang unsa na yung makita po natin. Hindi na kinakailangan na kaya lang natin ginagawa. Kasi nakakahiya sa iba. Ginagawa natin ito kasi bakit gusto natin? Bakit natin gusto? Yung pangatlong dahilan. Dahil hindi lamang ngayon ang Valentine's Day. Ngunit dahil sa pagmamahal namin sa Diyos. Ba't ka nagkawagawa? Hindi pa rin kayo maligtas. Ako'y nagkawagawa kasi bakit? Dahil sa pagmamahal ko sa Diyos. Ba't ka nagdarasal? Kasi mahal ko ang Diyos. Kapag mahal ko ang isang tao, palagi kang minakausap. Bakit ka nalangalangin? Bahagi yun ako sa sabi ko nga, kinakailangan natin ang panalangin at pag-ipag-usap sa Diyos. Ba't ka nag-aayuno? Inihalay ko ito sa Diyos. Yung sakripisyo na ibinibigay ko ay isang sakripisyo na ibinibigay ko para sa aking minamahal. Pakikisa ko sa kanyang paghahandog ng kanyang sarili dahil sa pamagitan ng kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay, tayo ay nagkamit ng kaligtasan. Pagpapasalamat ko sa biyaya ng pagliligtas ko sa Diyos. Kasi ramdam na ramdam ko ang walang hanggan niyang pagmamahal sa akin. Kaya nais ko rin iparamdam ang aking pagmamahal sa Kanya. At ito yung pamamaraan na ipinapakita ng simbahan na magagawa natin. Panalangin, pag-aayuno, at kawa-kawa. So ito mong dito, ito ang hirap po para po sa atin, para sa panahon po na ito, na aking makikisa sa pag-aanda natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tatlong haligi ng Kwaresma, nakikita lamang tayo ng tao. Pangatlo,
Ito ay ginagawa natin out of love. Gawa ng araw na ipinapahayag natin ng ating pagmamahal bilang pasasalamat natin sa kagandahan at walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa atin. Magsitayo po tayo para sa pagbabaspas ng mga abo. Ama naming mapagmahal sa iyo, ikinasisiya ay hindi ang kamakaya ng masamang tao, kundi ang kayang pag-isisi at pagkabagong buhay. Dingin mo kami sa aming pagluhog, sa iyong marapating basbasan ang mga abog ito na aming ilalagay sa aming ulo bilang pakikilalang ito ang aming pinanggalingan ay turing sa wakas ang aming pabalikan. Upang ang kapanawaran ay aming makamtan sa pagganap namin itong 40 ang paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay na siyang paghihati namin sa iyong anak sa kanyang bagong buhay at tagumpay. Sabagat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Thank you.
pag-aandaw ng mga alay. Manalangin kayo mga kapatid upang mapag-aayon natin kaligtaan ng Diyos sa mga kapatid. Kapitawan ng Panginoon, ipag-aayon sa iyo mga naman sa kapurian at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sa kailan. Manalangin kayo mga kapatid upang mapag-aayon natin kaligtaan ng Diyos sa mga kapatid. Ama namin, dumika. Ginaganap namin ang pag-aayon ito bilang marinal na pagsimula sa apat na pumaraw ng paghahanda ng aming pusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagdalisin nawa sa aming maasahang hiling upang kaming pagindapatin makinabang sa iyong anak na para sa aming napakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ng God. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Taas sa Diyos ang inyong puso at inyo. Taas na namin. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Salamat sa Diyos. Ama namin, pamamalayan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamabigan ng Espiritu na aming Panginoon. Sa aming pusang paninilis ng hirap,
Tinutulungan mo ang aming maitumpak ang pinamihas ng pagkakasalungan sa balagulang ngayon ni Anas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagisikap ng aming kinalulugan at ang pagpapakabuti namin iyong ipinaralangan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa inyong malaking bayan sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan.